ang hindi dapat ilagay sa paggawa ng Canadian resume? Una ay huwag tayong maglagay ng photo. Huwag din tayong maglagay ng age, religion, gender, immigration status, or di kaya'y passport number. Dahil dito, walang discrimination. Talagang ang mga employer ay nagbabase sila kung anong skills meron tayo. Huwag din tayong maglagay ng unprofessional email, multiple phone number, lalong-lalo na outdated or irrelevant social media natin. Huwag din tayong maglagay ng resume na words sa taas ng ating resume. Welcome back to our channel. Kumusta po tayong lahat? Sana po ay nasa mabuting kalagayan tayo. Tapo ba tayo kung bakit hanggang ngayon ay wala pang tumatawag na employer sa atin? Ilang buwan nang nagaantay, isang taon, at wala tayong ma-receive na kahit na isang feedback. Siguro mapaisip tayo na kailangan na talaga nating i-revise ang ating mga resume. Dito sa vlog na to ay ibabahagi ko sa inyo kung ano yung mga makakatulong sa atin para mapansin ng employer ang ating mga resume. Marami pong style ang Canadian format resume. Pero ang pinaka-common ng gamit ng mga job seekers ay ang chronological format. Dahil ito ay time-based. Tingnan natin itong sample dito para mas madaling maintindihan. For short, ang chronological resume format ay nakalista dito ang work experiences at mga achievements natin starting from the current or most recent one and following up with previous job below. Pag gumawa tayo ng resume, dapat organize at malinis ito. Iwasan natin yung mga wrong spelling, wrong grammar. Alam din natin kung anong font ang gagamitin natin at kung anong size ito. Dapat mga relevant job experience ang isulat natin. I-avoid din natin ang mga long paragraphs. Kadalasan ng mga kumpanya ngayon ay gumagamit na ng tinatawag na ATS. Ito yung system na mag-scan ng resume natin to determine kung match ba ang specific job listing. So dapat recommendable na gumamit tayo ng powerful keywords na tugma doon sa ina-applyan nating mga trabaho. Ang una natin gagawin ay gumawa muna tayo ng header. May iba't ibang style ng paggawa ng header sa isang resume. Merong pa-horizontal, meron ding pa-vertical, o pwede din natin ilagay sa gitna. Ang mga bagay na dapat ilagay natin sa header ay ang mga ito lamang. Full name, address, email address, at contact number natin. Pag naayos natin ang ating header, ay dapat lagyan natin ng objective. Simplihan lang natin. Sa objective, dapat be concise and clear. Sabihin natin ang purpose natin. Detalyado ito. Explain natin kung bakit asset tayo ng company. I-highlight natin ang relevant skills and achievements natin. Dapat nasa 2 o 3 sentences lang ito. Check natin itong mga sample para magkaroon tayo ng idea at guide. Ang sunod ay ang skills. Ang ilalagay natin dito ay yung mga abilities na natutunan natin sa trabaho. Technical skills o di kaya yung mga soft skills natin. Halimbawa ng mga technical skills ay Microsoft Office experience, yung Word, Excel, PowerPoint, mga ganon. Computer programming, web development, financial management, data analysis, basta relevant sa trabaho natin at sa kung anong job ang ina-applyan natin. At sa soft skills naman, mga halimbawa na ganito. Leadership skills, product promotions, communicating effectively, adaptability, problem solving. Basta relevant ito sa job na ina-applyan natin. Lagay din natin dito yung mga skills natin through formal training. Sa work history naman, ang ilalagay natin dito ay ang mga sumusunod.
job title, employment date, employer location. Sama din natin dito ang length of service natin. Pag gumagawa tayo dito ng responsibilities and achievements, gamitan natin ng bullets. Key responsibilities. Kung may mga gap man, ay hayaan na lang natin. Make sure na handa tayo pagdating sa interview dahil siguradong tatanungin tayo nito. Meron akong i-share sa inyo kung saan tayo pwedeng kumuha ng basihan sa paggawa ng ating duties and responsibilities sa work experience natin. Kunin lang ano yung mga relevant sa job experience at kung ano yung mga ina-applyan nating trabaho. Okay, so punta tayo sa ating Google or Safari. Ang gamit ko ay Safari. Ta-type natin ang job bank. Yan yung site niya. Click lang natin yan. Tapos mabubukas tong window na to. Halimbawa, tayo ay mag-a-apply ng nanny. Lagyan natin sa what? Nanny? O di kaya kung nag-a-apply tayo ng cook o kung ano man yung job na ina-applyan natin, ay ilagay natin dito sa what. Tapos where? Halimbawa, sa Nova Scotia. Tapos search lang natin. So ayan, lalabas na lahat ang mga details ng ina-applyan nating nanny or caregiver. Makikita din natin dito kung magkano ang salary. Sa job bank o dito sa Canada kasi, pag naghahanap tayo ng trabaho at nag-a-apply tayo sa online, ang sahod ay sinishare nila. Unlike sa Pilipinas, ay talagang hindi mo malalaman ang sahod. Sa interview mo na malalaman. Pero dito sa Canada ay sa online pa lang, makikita na natin kung magkano ang rate na ibibigay nila. So, ayan na, makikita natin, halimbawa, live-in caregiver or nanny. Makikita natin dito sa bandang dulo, scroll natin, yung duties and responsibilities. Ayan. So, pipili lang tayo dito na tugma sa trabaho natin. Ayan. So, kung halimbawa naman, yan, pili lang tayo dito, apat na mga bullets na napaka-importante. Ang sunod ay ang education. Ano bang ilalagay natin dito? Dapat lagay natin dito ang university name or school name. Tapos yung course mo at date of completion. Ilalagay din natin kung anong address ng school o kung anong bansa man ito. Sana po may natutunan tayong bago. Huwag natin kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para ma-notify tayo sa mga susunod nating mga video. Maraming salamat po. Bye! God bless! Thank you po!